Okay ba yan? Okay, nasa Exodus 7 na tayo, no? Okay, alam niyo yung kwento naman, di ba? Ano yung wala dito? Okay, nandun na tayo. Ang tawag sa word na Exodus ay pag-alisan. Pag-alis. Okay? Aalis na sila nang sila ay naging alipin sa Ehipto, no? Pero nung una, hindi sila doon alipin. Tama? Okay? Sila ay pinapunta doon ng Pharaoh para maligtas sila sa taggutom. Pero eventually, namatay na yung kanilang yung remnant na nauna doon sila Joseph. No? At hindi kilala si Joseph kasi si Joseph ay ginamit ng Panginoon para sila ay maligtas. Okay? Sa taggutom. Okay? Eventually, sila ay dumami at sila ay naging alipin. Okay? So, sino bang maging alipin? Ayaw niya ko. Okay. Ang ngayon, may kana, tinatawag tayo modern alipin. Okay? At may modern alipin. Okay? Modern alipin ka ng iyong boss kasi pinapasahod ka niya. Okay? Yung mga alipin ng mga bisyo. Okay? Yung mga alipin ka doon, no? Pag-inom ng alak, paninigarilyo, sugal, okay? Fornication, no? Paggamit sa isang hindi mo naman asawa, okay, yan ay mga tulad ng pag-aalipin. No? Alipin sa cellphone, okay, pag walang cellphone, umiinit niyang ulo, okay, ganyan, may anak akong ganyan, umiinit niyang ulo, pag wala yung cellphone, alipin ka lang. Okay? Ayos niyo ba maging alipin? O alipin kayo ngayon? Okay? Ngayon, tignan natin ano, paano tayo aalis sa pag-alis natin sa pagiging alipin. At in that case, nandito yon sa kwento yon ng Israel, Exodus. Sila'y pupunta ngayon sa pinangako ng Diyos para sa kanila. Okay? Okay, basahin ngayon natin ano, sa Exodus 7. Okay? Yan yung ating ano, no, alipin, pagiging alipin. Okay? Pero ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pagpapatigas ng puso ng Diyos sa kay Pharaoh. No? When God hardened Pharaoh's heart, okay, open, close, dealing with heart case. Okay? Nagkaroon na ba kayo mga classmates na napakahirap split na spelling? Ano nyo ba yan? Mahirap yung spellingin. Ano nyo ba yan? Yung salitang yan? Parang ang hirap mong makisama. Okay? Hindi lang gano'n. Ano? Mas hindi pa. Ito, in that case, this is a hard case. Si Pero ay reprobate. Okay? Hindi ko na papatagalin pa yung word na yun. Kasi lalabas yung mga. Okay? Pagdating natin sa Romans 1. Okay? And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh, and Aaron, thy brother, shall be thy prophet. Okay, yan yung unang-unang word, no? Okay, paano daw ang unang dealing mo? Okay, ikaw ay binigyang kapangyarihan, sabi doon sa first, sa John 1:12, maging anak ng Diyos. Okay, anak ng Diyos, ano ibig sabihin nun? Diyos ka rin. Ganun ba? Hindi dyan, ano? Sinasabi dyan, okay, God, no? Para kang Diyos, no? Sa ibang tao. Okay? Nakikita yung glory ng Panginoon sa iyo. Hindi ka Diyos. No? Hindi dyan malaking God. Sabi dyan, God lang. Okay? Ilo-look up ka nila. Kasi kung ikaw ay mabuting tao at ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Okay? Naano nyo na ba yan? Ayaw namin sumama yan si James. Okay? Brother James, ayaw namin kasama yan kasi hindi namin magagawa yung mga bagay na gusto namin gawin. Kasi pipigilan kami yan. Okay? Ganun ako dati yung mga classmates. No? Ang misama yan, tayo mo. KJ yan, Killjoy yan. No? Nakikita ka na ang life na nadi-differentiate nila kung anong klaseng tao ba sa kanila. Okay? Diyan, sinabi dyan, The Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. Okay, unang-una, ikaw ay nilalagay ng Panginoon sa isang posisyon wherein meron kang authority sa kanila. Okay?
May awtoridad ka. Hindi tayo yung mga nakakulang sa gilid. Nandiyan na yung mga retrograde. Nandiyan na yung mga bading. Ang dami ngayon yan eh, di ba? Tayo lang yung... Tayo inaasar-asar ng mga bading. Hindi tayo ganun. Dapat meron tayong authority. Meron tayong certain authority na hindi nila gagawin sa atin yun. Okay, ganun din kay Pharaoh at kay Moses at saka kay Aaron. No? Kung sila ay nag-yukob lang, sinasabi ng Panginoon, ganito eh. Ganun sila. Wala kang authority. Paano masasabi yung full counsel ng Panginoon sa mga tao? Okay? Naintindihan niyo ba yun? Malalim tayo ngayon. Medyo malalim na. Okay? And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a God to Pharaoh. Bigat nun. Kung titingalain ka na Pharaoh, meron certain na pag-respeto sa iyo. Hindi ka basta-basta gagalawin yan. Okay? Pwede gawin ni Pharaoh yun, di ba? Pwede mo lang sinasabi mo, patayin niyo to! Gagalawin nyo lang ni Pharaoh yun. Wala eh, tapos na yun. Pero, binigyan ang Panginoon, si Moses at si Aaron ng isang kalalagyan na sila ay may respeto. Na hindi sila ganun-ganun lang, no? Patayin lang, bubugin lang. No? Minsan tayo ganun, no? Sa situation natin ngayon, bilang mga Kristiyano, meron tayong certain na kalalagyan sa Panginoon. Okay? Hindi tayo katulad na lang, nandun lang sa baba. Ligtas ka, alam mo ang katotohanan, pwede mong ibahagi yung katotohanan. Okay? Yun ngayon ang meron tayo. Okay? Meron tayong salita ng Panginoon. Meron tayong authority sa Panginoon. Sabi sa ano, and I will give you power when the Holy Spirit come unto you, and you will be my witness in Judea, in Samaria, and to the ends of the world. Okay? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Anong kapangyarihan yan? Unang-una magligtas. Yung lahat. Yeah. Yeah, imagine mo kami dito, no? Mga matatanda, hindi kami nag-share ng salita ng Panginoon. Kinikim-kim lang namin yung salita ng Panginoon. Hindi namin sinasabi, hindi namin kinikwento, hindi namin pinipreach yung salita ng Panginoon. Amin lang yun. Mahal yun eh, mahalaga yun. Imagine mo kung gagawin ng pagiging lingkod ng Panginoon. Okay? Number one, yung salita ng Panginoon ay hindi tinatapos. Okay, ang salita ng Panginoon ay pinipreach, sinasabi, binabahagi. Yan ang una natin na pangyarihan sa Panginoon. Okay, una, may banal na spirito tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan. Sabihin ang salita ng Panginoon sa inyo. Kung wala pa kayo niyan, nakahirap pa yan, Kuya Brother James eh. Okay, panalangin nyo, magtapat kayo sa Panginoon, gagamitin kayo ng Panginoon. Okay? Gusto niyo ba yung gagamitin kayo ng Panginoon? Gusto niyo ba? Minsan kayo na yung tatayo dito. Kayo na magsasalita. Kayo mag-share ng gospel sa ibang tao. Makikita mo kung paano ngumingiti ang isang tao na kanina pausap mo, napakalungkot. Okay? Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya pag namatay siya sa buhay. Pagkatapos niyo mag-usap, malalaman niya na meron pala siyang buhay na walang hanggan. Okay? Ang daing ng diferensya ng kanyang katatayuan nung bago mo siya kausapin at after mo siya kausapin. Okay? Thou shalt speak all that I command thee, and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh that he sent the children of Israel out of his land. Sabi dyan, shall speak all that I command thee. Ang maganda, ang salita ng Panginoon, hindi niya tinago. No? Hindi patsi-patsi. O, kunod, kagwentuhan kita ng ganito, ha? Ang buong Bible, kumpleto na. Nandito na yung buong salita ng Panginoon. Ano lang gagawin mo? Ibabato mo, di ba? Ano gagawin mo sa salita ng Panginoon? Ito na siya. Kumpleto siya. Hindi siya tinago. Hindi siya nilagay sa isang. Kahit may secret key, may password, nandito na siya. Okay? Sabi dyan, Thou shalt speak all that I command thee. Sasabihin mo lahat na pinag-utos ko sa iyo. In that case, ang panahon na yun, kukunti pa lang yung pinag-utos sa kanila ng Panginoon. In that case, may certain na utos sa kanya, palayain ang lahat ng Israelite sa saan?
bonding sa Egypt papunta sa Israel. Saan sila papunta? Promise sa Promised Land. Okay. Yung Israel na yun, sinasabi nila Promised Land. Okay. Pero yung Promised Land, napakalaki nun. No? Kung yun ay lahat na kuha nila. In that case, napakaliit na lang yun ang Israel. Tuldok na lang siya sa mapa. Imagine mo dati, ang laki nun. Ay, okay. Parang may tampon eh. Okay? Nandito na lahat, kompleto. Anong gagawin mo ngayon? Kailangan mo basahin, tama? Aralin, basahin, i-meditate day and night, sabi ng Panginoon. Anong gagawin mo? Huwag mo, papayaan mo lang. Nandyan lang siya, papayaan mo. Wala kang pakialam dyan. Ganun ba? Gusto natin? Ganun ba? Gusto natin, pabayaan lang yung salita ng Panginoon? Hindi, okay, maganda, basahin natin. And I will harden, ito na. Okay? Harden Pharaoh's heart and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. Okay, now in this particular scene, ipinakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Okay? Gusto niya bang ipakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya? Ngayon? Darating yung araw na yun. So, sabi sa Revelation, no? Ipapakita niya yung kanyang wrath, yung kanyang galit. Okay? Once ang mga mananampalataya ay ginawa niya dito sa mundo, ipapakita niya, ibubuhos niya yung kanyang galit. Okay? Uulit to. No? Ganda rin tayo. So, mga susunod natin, ano, pupuntahan natin, yung titignan natin yung parallel na kwento na nangyari sa Egypt at mangyayari rin sa future. Okay? Mangyayari sa darating pa. Okay? But Pharaoh shall not, sabi dyan, and I will harden, pinatigas ang puso. Ganun ba ang Panginoon? Si Alex, papatigasin ko yung puso para hindi siya maniniwala sa akin. Ganun ba ang Panginoon? E parang yung sabi dyan, Pharaoh harden. Okay? Pharaoh start. Okay? Harden. Pinatigas. Papatigasin daw, sabi dyan, harden Pharaoh's heart and multiply my signs. Papatigasin daw yung puso. Ganun pa ang Diyos natin, pinapatigas niya yung puso ng tao. Alam niyo yung pusong bato? Alam niyo yun? Ano yung pusong bato? Ano yung sabi ng pusong bato? Heartbroken. Hindi ba heartbroken yung pusong bato? Yung matigas yung puso. Pag sinabing matigas yung puso, ano yung sabi ng? Sarili lang. Sarili lang yun iniisip, matigas na yung puso niya. Hindi yan marunong magpatawad. Matigas ang puso. Hindi yan marunong makinig. Sarili niya lang, nakapokus lang sa sarili niya. Napakatigas ng puso. Siya bang gano'n ang maging puso niya matigas? Yung wala na kayong nararamdaman sa pagmamahal, ang nakapokus na lang kayo sa sarili niyo, kung anong gusto ko, gagawin ko. Kung anong nasa puso ko, susundin ko. Siya bang gano'n? Diba kanta yun? Kung anong nasa puso mo, sundin mo. Yan sinasabi ng mundo. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kung ano yung nasa puso mo, your heart is deceitful. Sabi doon, ang puso mo daw ay mapaglinglang. Okay? Your heart is deceitful and ben? Above all things. Ano daw? And desperately wicked. Deceitful daw yung puso natin. Hindi tayo dapat sumunod sa puso lang natin. Okay, agad-agad. Kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Salamat. Okay? Yan ang kanta eh. Pero sabi ng Bible, yung puso mo ay deceitful. Above all things, sa lahat ng mga bagay, at desperately wicked. Napakadumi ng puso natin. Kung ano yung talagang naisip natin, gusto natin, barkada, bisyo, puyat. Ito magpupuyat.
Alam niyo ba bakit ginawa umaga at saka gabi? Anong purpose nun? Ba't di na lang lahat ginawa umaga? Ha? Bakit nga lahat? Hindi na lang. Gumawa pa ng gabi. Ha? Bakit na lang din niyo ba yun? Bakit nga? Ba't gumawa pa ng gabi? Kasi sinasabi ng Panginoon na kailangan mong magpahinga. Eh kung yung gabi, ginagawa mo pa rin umaga, sinisira mo yung katawan mo. Gets yun? Ba't na lang hindi lahat ginawa ng Panginoon umaga? Para lahat palaging maliwanag. Eh, kung kailangan pa ng gabi. Kasi nga may purpose yun. Ang gusto ng Panginoon, yung katawan natin, makapagpahinga. Kasi nag-regenerate yan ng ating mga cells. No? Yung mga sira, inaayos niyan pag gabi. Eh, pag gising ka, yung sira, sinisira mo lalo. Okay. Natatawa kayo. Kasi totoo yun. Sarap magpuyat. Kasi ang dami mong pwedeng mapanood sa cellphone. Ang dami mong pwedeng makipag-chat, makipag-usa. Okay? Totoo yan. Okay? Yan tayo. Tayo napunta doon. Hard and ferrous heart. Pinapatigas yung puso. Gusto nyo ba ang tumigas ang puso nyo? Kung gusto nyo ay heart of flesh. Yung puso na may tumitibok. Okay. Flesh, heart. Sabihin nun, nakakaramdam. Okay? Hindi insensitive. Kung ano lang yung masabi, nasabihin mo. Okay? Alam mo yung puso na insensitive? Okay? Yun ang gusto kong sabihin eh. Nasabihin ko yun. Alam mo naman, makakasira sa iba. Okay? Or makakapag-down ng maigi, no? Lubog yung sasabihan mo, lulubog lalo. Okay? Hindi mo siya in-encourage, tinadyakan mo siya pababa. Ganun. Minsan, ganun tayo. Minsan, madalas. Minsan, madalas. Okay? But Pharaoh shall not hearken unto you. Okay, sabi doon, papatigasin ng Panginoon yung puso ni Pharaoh. Bakit daw? Kasi si Pharaoh mismo, matigas na yung puso niya. Una siya, umayaw sa Diyos. Di ba sabi niya, sino yan? Sinong Diyos yan? Okay? Umpisa pa lang, matigas na yung puso ni Pharaoh. Ayaw niya sa Diyos, nire-reject niya yung Panginoon, nire-reject mo ang Panginoon, nire-reject mo ang Panginoon, titigas yung puso mo. Okay? Ayaw mong makinig sa salita ng Panginoon. Ayoko nang makinig dyan. Tinatamaan ako palagi. Lahat ng sinasabi dyan, parang ako yung kinakausap. Parang lahat nakafocus sa akin. Bakit ganun? Kasi ang salita ng Panginoon sabi dyan, quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and in bones and marrow, and it is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Yan ang salita ng Panginoon. Okay? Para siyang... Okay. Paano pag bato na? Ang pasin mo yun ng ano? Wala na. Maso na pangahampas ng Panginoon yun. Yes, ba? Hindi na kayarin. Kasi bato na. Okay? Sino daw ang nagpatigas ng puso ng Pharaoh? Ang Panginoon. Pero unang nagpatigas ng puso ni Pharaoh, yung sarili niya. Okay? Ang Panginoon, hindi papatigasin ang puso mo ng ganun-ganun. Ah, gusto mo itong patigasin ang puso mo. Hindi ganun ang Panginoon. Okay? Ang Panginoon, pinapatigas niya yung puso ng mga taong matigas ang puso. Okay? Tandaan niyo yun. Okay? Pag nireject mo nang nireject ang Panginoon, ayoko na matindyan, ayoko na matinig ang salita ng Panginoon, ayoko magbasa ng salita ng Panginoon. Patigasin mo yung puso mo. Pag pinatigas ng puso ng Panginoon, yung puso mo, okay, matakot ka na. And the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch forth my hands upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Yun yung pinaka-worst na pwedeng mangyari sa Egyptian. Okay? Yung stretch ng Panginoon yung kanyang kamay. Okay? Napalo na ba kayo ng ganito, kalakas?
Ang galing dito. Masarap ba yun? Ang galing dito, yung puwersa galing dito sa taas. Eh okay lang, pag pinalo pa ng tatay mo, ganun lang. Pitik lang yun. Pero pag galing dito yung puwersa, stretch out, Mark. Pag hinampas tayo yun, aduy. Latay yun. Ouch. Matitigas yung ulo, yung palagi na stretch out, naka-stretch yung palo sa ng tatay mo. Okay? Pero pag pinapalo ka lang sa kamay, ganun, malakay yun. Masakit din yun, kasi lang, at least hindi pa yun, hindi pa matindi, hindi ka pa matigas ang ulo. Konti pa lang. Okay? And Moses and Aaron did as the Lord commanded them, so did they. Okay, maganda dito, Aaron and Moses, okay, hearken unto the Lord, sila ay sumunod sa Panginoon. And Moses was 84 years old, and Aaron was 83 years old. Ano yung 84? 80 years old. Ang pagtawag sa Panginoon para gamitin kanya wala sa edad. Di daddy, di ba? Ginagamit ng Panginoon. Kahit matanda ka na, gagamitin ka pa rin ng Panginoon. Yan ang dalangin ko sana, yung katawan ko katulad kay daddy, ganyang kalakas. Para magagamit pa rin ako ng Panginoon pag umidad ako ng ganyan kay daddy. Yan ang panalangin ko. Kami dalawa ni Pastor. Gusto namin yung katawan ni daddy ng edad niya ganyan. Malakas. Okay? Marami ako nakikita, no? Nandun sa opisina namin matatanda, mga magsi-60 pa lang. Ugunugod ang tataba. Parang hindi na makalakad. Okay? Yung gano'n, yung parang hindi ka na makalakad, parang lagi ka na nahihilo. Konting kilos mo lang, hinihilo. Kasi sigarilyo ng sigarilyo. Okay? Ang pagtawag sa Panginoon, kahit na anong edad ka, kung gagamitin ka ng Panginoon. Okay? Ilan ang pagbata? May mga bata bang ginamit ng Panginoon? Dami. Sampo lang lang kayo, si David. Si Samuel. Bata pa lang siya, tinawag na siya si Eli. Bata pa lang sila, kinatawag sila ng Panginoon. Okay? Eh si Moses, 80 years old na siya. Tinawag siya ng Panginoon. Yung pagkausap nila si Pero, 83 years old, yung kuya niya si Aaron. Sana naman, umabot pa ako ng gano'n, kami dalawa ni Pastor, sa si Daddy. Buhay pa kami, 100 plus na si Daddy. Salamat sa Panginoon. Ganun pa kami kalalangas. Ginagamit pa kami ng Panginoon. Dalangin natin yan. Kayo rin, ipanalangin nyo. Okay? Salamat sa Panginoon. Pinipreserve kayo ng Panginoon. Pero pag hindi nyo, okay? Hindi kayo nag-hearken sa Panginoon. Ay, masarap ang mag-inom, masarap ang manigarilyo. Napakaganda ng buhay dito sa alala. Kung wala ka dito ang bisyo, marami dito patatanda, tumatanda na hindi pa namamatay. Okay. Salamat sa Panginoon. Napaka-fresh ng hangin nyo. Napaka-fresh ng mga pinakain nyo. Pag meron ka lang bisyo, kada puyat araw-araw. Dami mga kabataan sa amin namamatay ngayon sa leukemia. Kulang yung dugo. Kakapuyat. Okay? Galalakas maglaro ng basketball. Mamaya, mababalitaan mo patay. Kada puyat. Sabihan ko lang kayo, hindi ko pa yung tinatapot, pero gano'n na rin. Okay? And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, when Pharaoh shall speak unto you, saying, show a miracle for you. Okay, palaging gano'n, ano? Yung mga taong mahirap spellingin, mga hardened yung puso, ganito palagi, nabihingi sila na mirakulo. Magpakita mo ako, totoo ba yun? Di naman yung totoo. Dinasabi mo. Then thou shalt say unto Aaron, take thy rod and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent. Now in this case, sa ganitong scenario, ang Panginoon ay nagpakita ng mirakulo. Ang isang stick, isang rod, naging ahas. Okay, kaya mo pang gawin yan?
Hindi. Kaya niya pang gawin yan? May, maliban sa Diyos, meron bang kayang gumawa nun? Meron, nalina natin. Sabi niya, and Moses and Aaron went into Pharaoh, and they did so as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent. And Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, now the magicians of Egypt. They also did like manner with their enchantment. Okay? Pag nakakita kayo ng isang miracle, uy, naku, sa Diyos yan! Niniwala ka nga agad na ganun? Mag-observe ka. Tingnan mo magtunay sa Diyos yan, oh. Kasi kayang gawin ng kalaban yung mga bagay na kaya rin minsan gawin ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos. No, ang tawag doon ay ang ginagawa sa ilon. Minamagic ka sa enchantment. Ni-enchant ka. Okay? Ginagaya nila, minimimit nila kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Di marami ngayong mga reliyon. Ba't ang daming reliyon? Kasi ang daming reliyon. Ha? Lahat ba lang reliyon papunta sa Diyos? Hindi. Ba't ganun? Ba't gumawa ng maraming reliyon? Kasi ginagaya nila yung tunay. No? Okay, kaya hindi ka basta-basta maniniwala. Ako si Kibuloy. Ako ay anak ng Diyos. At ako na rin ang Diyos. Yan ang dati ni Kibuloy. Kung nasan ngayon ni Kibuloy? Nasan si Kibuloy? Ha? Nakakulong. Hindi pamatay. Nakakulong ko na sana. Mamatay na. Si Kibuloy. Napakalokong tao yun. No? Alam yung gano'ng ginawa niya? Yung mga babae, ginagamit niya. Ganun siya kaloko. Reprobate mind nun. Okay? Hindi nga siya nag-asawa, pero lahat naman ng mga babae na ginagamit niya, na nagpapasilbi sa kanya, ginagamit niya. Napaka-sirapulo na tao. Okay? Kasi sasabihin mo, anak ka ng Diyos, ikaw si Jesus Christ. Baliktad yung Diyos. Okay? Maraming mga enchantment sa mundo na yun. No? Yan, yung mga pinapanood nyo. Okay? Ella the Enchanted. Yung mga word pa lang, yun. No? Enchantment. So, para kang hinuhokus focus. Ah, yun, ganun kayo. No? Catholicism, napakaano. Diba? Ba't kasasamba sa isang? Kapag ano lang yun, no? Kulay itim yun, hindi yung gagalaw. Hindi gagalaw yun, kahit tansyakan mo yun. Hindi gagalaw yun. Hindi yun, iilang na ganun yun. Okay, nakakulay itim yung long hair, ganun-ganun. Anong ginagawa ng mga tao? Anong ginagawa ng mga tao? Sinasamba? Paano? Paano mo sasamba ito? Sabi ng Panginoon, hindi ako magdidwell sa lahat ng bagay na ginawa ng tao. I will not dwell in anything that made of hands. Sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng kahit na anong imay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa dagat. Huwag kang yuyuko sa kanila at huwag mo silang sasambahin. Ako'y mapagdibubuin Diyos. I am a jealous God. Sabi ng Panginoon. Ba't gano'n ang mga tao? Gagawa, pumunta ka ng India na ako, lahat ng mga ano doon. May unggoy, may turtle, may cow. Ang tawag nila sa cow nila, holy cow eh. Kasi naniniwala sila na pag namatay ka, magiging cow ka. Eh paano kung namatay ka, nag-iipis ka lang? Kawawa ka na, mag-iipis ka lang. Pag nakita ka, gaganapin ka. Dito nyo ba nun? Naniniwala sila dun kasi nai-enchant sila. Okay? Yung mga nilalaro nyo sa ML, nako, ang dami doon, enchantment, sorcery. Okay, sabi sa Revelations 21:8, di ba? And the sorcerers, ayaw ng Panginoon yun. Si Harry Potter, yung mga Harry Potter fanatics, no? Binagaya pa nila yun.
May mga libro sila, bibili sila, libo-libong mga libro. Okay? Para lang maging fanatic ko kay Harry Potter. Okay? Yung mga hard case na yan, naniniwala sila sa mga bagay na hindi naman totoo. Na hindi naman dapat kapanipaniwala. Kasi nga, nag-darken yung kanilang mga isip, no? Napapalitan ng totoo at hindi totoo. Okay? Sabi dyan, and Pharaoh also called the wise men, sorcerer now, the magicians of Egyptians, they also did in like manner with their enchantment. For they cast down every man his rod, and they become serpents. But Aaron's rod swallowed up their rods. Kinain. Kinain nun. Snake yung rod ni Aaron, yung mga rod nila. And he hardened Pharaoh's heart that he hearkened not unto them as the Lord had said. Kasi naniwala, kaya naman palang gawin naman. Yung ginagawa mo, kaya yung gawin ng mga ano yan, magician ko yan, sorcery. Natin. Get thee unto Pharaoh in the morning. Sabi niya, and the Lord said unto Moses, Pharaoh's heart was hardened and refused to let the people go. Lalong tumigas yung puso niya. Kasi naniwala siya sa hindi totoo sa totoo. Isang ano yan, indicator yan, naniniwala kayo sa mga hindi totoo. May mga tao naniniwala na ang ano daw ang mundo ay flat. Flat earther, alam niyo yun? Flat yung mundo. Flat. Flat earther movement. Paano ka maniniwala yung mundo flat? Eh pag umikot ka, yun nga yung na-discover nila Magellan, nila Napoleon, Columbus, na inikot nila yung mundo, bumabalik sila dun sa dati nilang pinagpuntahan. Paano mangyayari? Eh, diretso lang naman yun. Paano nangyayari yun? Kasi nalik. Sabi ng, in the circle of the earth, sabi sa Isaiah, sa Bible pa lang sinasabi na nabilog ang mundo. Pero may mga tao, flat daw yung mundo. Pagkatating mo daw sa dulo, mahuhulog ka na. Ano ba? Ano ba? Ang dami yung naniniwala, yung mga dating daan na naniniwala. Flat earther yun. Ano yung nangyari? Kasi nga, yung katotohanan, pinapalitan nila ng kasimpan. Okay? Get thee unto Pharaoh in the morning to, lo, he goeth out unto the water, and thou shalt stand by the river's brink against the calm, and the rod which has turned to a serpent shalt thou take in thy hands. And thou shalt say unto him, the Lord God of the Hebrews hath sent me unto thee, saying, let my people go, and they may serve me in the wilderness. And behold, hitherto thou wouldest not hear. Thus saith the Lord, this is thou shalt know that I am the Lord. Behold, I will smite with the rod that is in my hand upon the water which are in the river, and they shall be turned to blood. Okay, sa 4, yun yung pinakalas na pinakita ng Panginoon, yung tubig naging dugo. Pero ito, pinamalas ng Panginoon na ang tubig, yung buong river ng Nile, naging dugo. Okay? And the Lord spake unto Moses, saying unto Aaron, take thy rod and stretch out thine hand upon the waters of Egypt, upon their streams, and upon their rivers, and upon their fonts, and upon all their pools of water, and they may become blood, and there that there may be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood, and in vessels of stone. Lahat daw na nalagyan. Lahat ang tubig nila naging dugo. Paano mangyayari yun? Hindi ko pa ba maniniwala dun? Okay? Streams, river, ponds, lahat naging dugo. Okay? Matinding kapangyarihan ng Diyos ang pinakita dun. Nakita na kayo ng dugo? Nakita na kayo ng dugo? Gusto yung makakita? Sugatan natin yung sarili ng kakatubig. Kaya pag bumibili kami ng anong buhat,
may kasamang lugok. Pag tinamay mo yung lugok, ang baho. Pero sabi ng Bible, ang dugo ay buhay. Kung yan ay nasa loob ng iyong katawan. Eh, ganun din sa hayop, di ba? Buhay yun. Yan yung nagpapatibok. Yan yung pagtubibok yung puso natin. Yan yung dinadala niya sa mga katawan natin. Para yan ay mag-function ng maayos. Pag huminto yung pagtibok ng puso mo, yung dugo mo, hihinto. Hindi na siya tatakbo, di ba? Pero pag ang dugo lumabas na sa katawan ng tao at na-contaminate yan, napakabaho niyan. Napakalansa niyan. Di ba? Ang baho. Ibang klase. Nakamoy na kayo ng ano? Patay na hayop. Malayo pa lang ang baho na nun. Di ba? Nagro-rotten yun. Kasi nga, nawala na yung dugo doon sa kanyang katawan. Okay? Mabaho. Okay? Ganun na nangyari dito. Okay? Napakabaho. Kaysa ang kapumunta sa ang lugar na may tubig, mabaho. And Moses and Aaron did so as the Lord commanded, and he lifted up the rod and smote the water that were in the river in the sight of Pharaoh. Okay, pinapakita ng Diyos yan sa mga matitigas yung ulo. Okay? And in the sight of his servant, and all the waters that were in the rivers were turned to blood. Okay? Merong panahon sa Revelation, sa huling panahon, ipapakita ng Panginoon, ipapamalas ng Panginoon yung kanyang galit. Makikita natin yun as we go through. Pupuntahan natin yun sa kwento natin. Kaya huwag kayong ma-absent. Okay? Pag umabsent kayo, mag-miss nyo. Okay? Yan ang ating preview. Preview. Okay? And the fish that was in the river died. Okay? Anong meron sa tubig? Mahalaga ba ang tubig? Mawala na lahat, wag lang tubig. Mawala na ng ilaw, okay lang sa akin. Okay, sa akin lang ha. Mawala na ng ilaw, wag lang tubig. Ang napakahirap, di ba? Na tayo mamamaho. Okay, imaginein mo, yung buong river, naging dugo, patay lahat ng mga isda, sabi dyan. Okay? Hindi lang, wala silang tubig, source ng inumin, nagwala pa sila ng source ng pagkain. Okay? And the river stank, baho. And the Egyptian could not drink of the water of the river. And there was blood throughout all the land of Egypt. Imagine it. Kulay-pula. Yung green na paningin natin dito magiging kulay-pula. Lahat ng merong tubig, kulay-pula. Imagine it. Hindi ko ma-imagine yun. Pagpunta mo sa, pagbukas mo ng grifo, yung dugo yung tumalabas. Wala pang grifo noon ang paningin nila. Pero imagine nyo lang sa panahon natin kung mangyayari. Okay? And the magicians of Egypt did so with their enchantment. Ito na naman to. Mga counterfeit. And Pharaoh's heart was hardened. Neither did he hearken unto them as the Lord had said. Okay? Kumuhari siguro sila ng tubig. Ginawari din ang dugo. Eh, madali lang yan. Maglagay ka lang ng jokos doon. Kulay pula na yun. Pwede kang lokohin. Enchantment. Ibig sabihin dito, pinapakita dito na niloloko nila si Pero. At si Pero naman ay naniniwala dun sa kalokohan nila. Ang dami yung mga kalokohan ngayon ng mundo. Okay, manood ka ng mga vlog, puro kalokohan. Diba? Yung mga hindi totoo, no? Diba? Lahat sa mga vlog, diba? Yung ano daw, yung cellphone, pagka tinapat mo daw, pinaring mo, tatapat ng butil ng corn, magiging popcorn. Dami mga kalokohan. Ang gawin mo, ilang beses mo gawin yung tumawag, hindi yung magiging popcorn kasi kailangan nyo ng init na napakatinding init para pumak, maging popcorn. Ang dami mga kalokohan, alam nyo ba yun? Ang dami mga kalokohan ng mundo. Okay? Huwag tayong maniniwala, hindi tayo gullible. Alam niyo yung gullible? Madaling maniwala. Okay? Sini-search natin yung salita ng Panginoon. Eh, Kuya James, paano niya? Hindi ako maniniwala sa'yo. Oo, tama yun. Hindi ka agad maniniwala. Ang gawin mo, i-search mo yung salita ng Panginoon. Basahin mo. I-prove mo sa sarili mo na totoo yung salita ng Panginoon. Hindi yun sa ganitong salita lang. Ay, sinabi ni Pastor, at sinabi ni Kuya James,
Philippines. Totoo yan. Minsan, pwede ako magloko dito. Lokohin ko kayo. Pwede ba yun? Huwag naman. Ayoko ko naman yun kasi ako magsusulit sa Panginoon. Pero pwede kong gawin yun. Diba? Ang dami mga nagtatayo ng religion. Si Kristo, hindi Diyos. Pero ang dami na naniniwala doon. Diba? Iglesia ni Manalo. Yun ang ginayon niya. Si Kristo ay tao lang. Pero ang daming naniniwala. Mayayaman pa sila ngayon. Ibaligtad counterfeit. Okay? And Pharaoh turned and went into his house. Neither did he set his heart to this also equivalent. Sinab niya lang. Liar. And all the Egyptians did run above the river of water to drink, for they could not drink of the water of the river. Hindi nila mainom. Okay. And 7 days were fulfilled. After that, the Lord had smitten the river. Okay. And 7 days, 7 days, walang tubig. Dugo. Hindi ka pa maniniwala sa Panginoon. Eh bakit yung mga enchantment nila, hindi na, sinabi niya para, oh sige, ganito gawin nyo mga magician. Yung dugo, gawin nyo naman tubig. Bakit? Kasi hindi nila kaya gawin yung unay. Baligtad sila palagi, palagi silang powers from dugo, pang tubig to dugo. Kasi nga, ginadaya lang nila yun. They doing enchantment. Okay? Pero pag yung tubig, yung dugo, ginawa mong tubig, yun ay himala. Okay? Yung tubig, gawin mong juice. Yun ang himala. Kasi yung juice, may inom mo. Okay? Yun, hindi mo pwedeng mag-prove. Ay, tunay kong dugo. Hindi mo naman yung inumin. Tama? Okay. Pinapakita natin dito, paano natin ititreat ang isang, okay, nandyan sila palagi. Okay? Reprobates, hard people, nandyan na sila sa mundo natin. Paano nyo sila ititreat? Una, meron kang kapangyarihan, may binigay sa iyong kapangyarihan, tinalagay ka ng Panginoon sa isang lalagyan. Hindi para mangyabang, para ipakita yung katotohanan. Okay? Sabi doon, ang Panginoon ginawang gods at saka speaker si Aaron. Speaker si Moses para Diyos sa harapan ni Pharaoh. Hindi niya basta-basta ma-afflict sila. Kasi binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Ganon din tayo mga Kristiyano sa panahon natin. Huwag tayo magpapaloko, okay? Sa gawa ng kalaban, sa scheme ng kalaban. Okay? May nandigaw sa iyo. Napaka-pogi. Napaka-bait. Hindi Kristiyano. Anong gagawin naman? May nagpakilala sa iyong babae, napaka-sexy. Napaka-lambing. Pero hindi Kristiyano. Anong gagawin niya? Okay, binibigay ko sa inyo yung mga scenario na yan. Kasi gagawin sa iyo ng kalaban. I-enchant ka na. Lolo ko rin tayo. Okay. Sana, sa panahon na yan, malakas na tayo sa salita ng Panginoon. Okay? Binabasa natin yung salita ng Panginoon. At lalo tayong lumalalim sa salita ng Panginoon. Para hindi tayo masway ng kahit na anong enchantment ng kalaban. Tayo nga nalang. Panginoon, maraming salamat po ulit sa umaga nito sa Exodus 7. Kung paano nakita namin mga nagbibigyo, paano namin handle pakita ng mga hard kids tulad ni Pharaoh. Salamat, Ama. Meron kami layunin, Panginoon, hindi para iligtas sila. Para maligtas yung iba, Panginoon. Bigyan niyo kami ng boldness. Bigyan niyo kami ng katalinuhan. Paano si Pharaoh? Kaya lang maayos. Hindi kami matatakot, Ama. Dahil alam namin na ang salita mo ay nasa amin. At ang mismo banal na spirito ay nasa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala mo ng mga salita. Kung paano namin i-handle lang sa lupulan. Doon ay, Panginoon, alam namin na balang araw, darating ang panahon, ang lahat ng mga judgment, ang lahat ng galit ng mga ibigay mo sa mga tao. Salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pag-iwari ko rin at sa mga tao.
pero yung Panginoon sa amin na tatanggapin ang merienda, magbigay ko ng kalakasan sa amin. Salamat kong muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.